hapon, ang ginawa ko lang, since gabi na tayo nakarating, kumain lang tayo. Actually, dun sa likod ko, yung mga street cart dyan, dyan lang ako kumain. Ito katawag dyan is mga ano, yanpai. So, maraming yan dito sa Pumoka. Dito naman tayo nagising. Wala namang bago dun. Pero, ngayon, naglalakad na ako sa Kata Station. Kasi, pupunta ako ng Kushida Temple, or I mean Kushida Shrine. Ngayon, yan nga, naglalakad ako papuntang Hakata Station. Actually, doon na ako magsusearch kung paano ako pupunta doon, pero kagabi nakita ko, mabilis lang naman, so one ride, or one station away. Boom! Nihintay ko na yung bus na hanap po natin kung saan ako sasakay. So, maganda talaga na may ano ka, may internet ka dito kasi may ginagamit ako na Japan application. Tapos search mo lang yung location na pupuntahan mo and then sasabihin niya sa'yo kung anong bus ka sasakay, anong bus line, saka kung saan ka bababa. Tapos meron din mga ano dito. Yan ang mga line. May mga number siya. So, hihintay mo na lang yung bus number na darating para doon ka sasakay. 12:45 na. And hihintay natin dumating yung bus 312. So, let's see kung sakto ba na darating yung bus na 12:45. Sakto, speaking 312. Ay, pamilya ko galing, di ba? 12:45 dumating, sakto. Amazing, di ba? Yan, so walkathon na tayo ngayon. Nakababa na ako ng bus. And alam nyo ba, kanina, di ba, chinek natin kung sakto darating yung bus. Pagsakay ko, nakita ko dun sa app na 3 minutes lang siya. Bababa na ako dun sa next bus station. And alam nyo ba, sakto din 3 minutes. Nakarating ako, nakababa ako. Amazing, diba? So ngayon, yun, nilalakad ko ngayon yung way papunta dito sa Kushida Shrine. Habang naglalakad-lakad ako pabalik ng bus terminal, magkwentuhan muna tayo mga lovies. So, yun na nga. Andito ako sa Fukuoka. Bakit ako nandito? Gusto ko eh. Hindi kasi, di ba, syempre, napuntahan na natin yung ibang mga tourist spots or mga island sa Japan. So, ang next ko talaga na plan was eto nga, Fukuoka. Buti na natuloy na kasi yung first time akong nag-book, medyo nag-conflict eh. So, talagang hindi natuloy and wala pa naman akong return ticket noon. So, talagang hindi pa siya natuloy. So finally, ito, nandito na ako. And yun nga, so share ko lang din yung nabasa ko about Fukuoka.
ano siya, dito siya sa, kasi di ba may mga main island si Japan, so si Fukuoka nasa ano siya, Kyushu Island, so siya yung third largest island dito sa Japan. And yun nga, si Fukuoka nasa loob ng Kyushu, nasa may north siya ng Kyushu. Ano ba masasabi ko dito? Well, so far dito parang kinda laid back compared sa ano nga, compared sa Tokyo, sa Osaka. Dito parang it's more relaxed. Hindi naman masyado nagmamadali yung mga tao. Although marami pa rin naman, pero compared sa Tokyo and Osaka, medyo malayo dito sa Fukuoka. Mas relax talaga siya. Kaya yung mga gustong pumunta dito sa Fukuoka, ano lang naman siya, sa airport, from airport going dito sa hotel ko, wala kasing ano, ma-share ko lang, wala kasing train from international airport palabas or papunta ng city. Bus lang talaga ang pwede, or kung gusto mo mag-taxi, pero syempre the cheapest is bus and very convenient naman. Kasi yun nga, walang train. Ang alam ko, meron lang train sila na airport is from domestic airport. Yun, meron silang train doon. Pero from international airport, bus lang talaga. Boom. So yun, before muna pala ako pumunta ng Canal City, meron ako nakita na malapit na temple dito. Toshoji Temple. So walking distance lang. Hinahanap ko lang siya ngayon dito sa app, mobile app na ginagamit ko, and walking distance lang siya. Kaya pupunta ko na siya kasi lapit lang eh. Pahinga muna tayo mga lovies. Medyo napagod din ako. At least may napuntahan na tayo na isang shrine, isang temple. So yung Kushida shrine, maliit lang siya, pero maganda sa loob eh. Saka meron tayo nakitang mga kinakasal doon. So kaya medyo marami din tao. And then yung kanina na mention ko na yun nga, pupunta tayo ng isang temple, yung Toshoji Temple. Ginugol ko pa siya. Yung pala nasa likod ko lang siya, just across the street lang talaga. So sa loob sobrang malaki. Tapos pwede ka pumasok doon, makikita mo yung isang Buddha. So, isang sobrang malaking Buddha. Hindi ko nga in-expect na ano, na may malaking Buddha sa loob, kasi pag tinignan mo sa labas, parang ano lang, ordinaryo lang na building or ano, na ordinary lang, wala kang makikita. Pero kasi nung nagbasa nga ako na yun nga, meron kang ano doon, Buddha. Inisip ko kung saan, magugulat ka as in ano, nandun yung Buddha sa loob. Ang laki, sobrang laki. And hindi ko mapapakita dito sa vlog kasi bawal ang photography doon, bawal ang video. So, wala akong ma-share. Siguro, check natin sa Google, baka naman meron din doon, diba? Pero yung Buddha, sobrang laki. As in, parang pag nandito ka, yung buong taas na yan, ganun siya kalaki. Dito lang ako, nagpapahinga lang muna ako. Kasi hindi ko alam kung pinagpapawisan ba ako o nilalamig ba ako. Pero parang hindi ako nilalamig. Ang linaw ng river nila guys. Oh. Pwede ka nga maligo eh.
hanggang doon sa dulo. Kasi dito sa taas, ito yung pupuntahan ko dapat na park. Tapos I think may yung, ewan ko kung ano siya, kung connecting yung river, kung paikot siyang ganun. Pero hindi pa kasi ako pumunta dun sa harap. Ang ganda ng park dito. Ito yung pinakamalapit na park na pwede kong puntahan from the temple. So yan o. Sobrang linis ng tubig. Yan o. Diba? Oh, Canal City. Yan. So isang ano to eh, isang malaking mall. Puro stores. Kung gusto nyo mag-shopping, isa to sa parang pinakamalaking private establishment na natayo sa Japan. Rakusuen Garden. Hello. May maingay dito. Totoo. Yan o. Oh. Nice. So, ito ay Rakusuen Garden. Nilakad ko lang din from Canal City. So siguro mga ano, siguro mga 7 to 10 minutes din. Okay lang din naman maglakad eh, kasi hindi na masyadong maano yung araw, so pwede na siyang lakarin. Kaya nilakad ko na lang. And siguro maganda ditong pumasyal pag cherry blossom. Kasi ngayon, ayan ang makikita nyo, puro green lang, walang masyadong ganap. Oh yun, wala lang kasi may mga koi lang, ang lalaki ng mga koi. Ayan o, lalaki ng mga koi o. So yun, wala lang. Tapos dito yung mga unang napuntahan ko, yung shrine, yung temple. Ay, yung temple meron siya, meron siyang entrance fee na 50 yen. So, ano lang naman, mura lang naman. And makikita nyo din yung Buddha, diba? Dito naman, yung Rakusuen Garden, ano to, ang entrance dito is 100 yen. So, pero feeling ko maganda dito pag cherry blossom. Kasi pag ngayon, wala lang eh. Parang it's like ordinary garden lang din talaga. You know? Pero pag cherry blossom, maganda to. Yun lang, as in maliit lang siya. Although may activity doon, hindi ko nga alam kung ano yung activity doon. Siguro try ko or tingnan ko muna kung ano yun. Pero Rakusuen Garden, eto na yun, as in yan na yun. Whew.